Ayon sa kasabihan, ikaw ang pipili ng iyong landas at ikaw rin ang gagawa ng iyong kapalaran. May mga pagkakataon na halos nasa iyo na ang mga bagay na gusto mo pero binitawan mo pa. Bagay na pinagsisihan ng one of the finest at remarkable imports sa PBA, ang tinatawag nilang Black Superman, Billy Ray Bates. Halos lahat ng mga best players sa buong mundo, ginagawa ang lahat para lang makapasok sa NBA. Pero si Bates, sinayang lang ang mga pagkakataon at nalulong sa bisyo kaya napadpad sa PBA. Ang dating highest paid import ay nakatira na lang sa isang maliit na apartment. Tara mga kuis, kumustahin natin siya ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais niyo supportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Billy Ray Bates ay mula sa isang mahirap na pamilya. Siya ang pangalawa sa pinakabunso at siyam silang magkakapatid na nakatira sa Mississippi. Buong pamilya niya ay nagtatrabaho bilang mga croppers sa isang farm. Napilitang kumayod si Bates sa murang edad pa lang kasi 7 taon siya noon nung namatay ang kanyang ama dahil sa komplikasyon sa katawan at paglalasing. 8 years old, nagtrabaho siya bilang lumber hooker at umiekstra sa pagpupulot ng cotton. Yung pagbubuhat niya ng mga lumber ang humubog sa kanyang malabatong katawan. At eventually, nagamit niya ng lubusan sa basketball. Kaya lang si Bates, 10 taong gulang siya na mulat sa alcoholic drinks. Ito ay impluensya ng kanyang ama nung nabubuhay pa. Ang pagka-addict niya sa mga inuming ganito ay hindi niya nakokontrol. Taong 1960s, siya ay nag-high school sa McAdams, Mississippi at nagkolehiyo sa Kentucky State. Sobrang ganda ng performance niya dito at napakaraming scouts ang naagaw ang atensyon nila kay Bates. Nagkaka-average siya ng 20 PPG, kaya lang nagdadalawang isip ang mga NBA scouts sa kanya dahil sa kanyang educational at family background. Yung pagiging individualistic niya at undisciplined ay baka hindi bumagay sa NBA. Gayunpaman, siya ay na-draft sa NBA round 3, 47th overall noong 1978. Sa taon ding ito, naglaro siya sa Maine Lumberjacks habang wala pang live contract na binibigay ang Portland Trail Blazers. Ang kinagandahan lang sa Lumberjacks, pinakita niya ang kanyang versatility, mapa-jumpers man yan or freestyle basketball. Yung ability na pang NBA caliber talaga, kaya si Bates ay tinawagan na sa wakas ng Trail Blazers para maging parte na ng team officially. Sa kanyang second game, siya ay naging NBA Player of the Week agad. Sa kanyang second season sa Blazers, mas sumikat pa siya sa NBA nung nakakuha siya ng 35 points at 45 points sa next game. Kaya lang, pagdating ng playoffs, biglang bumaba sa 4 points na lang dahil sa pagpa-party-party gabi-gabi. Sa sobrang kalasingan niya, nakatulog siya at hindi nakalaro sa first half. Hindi talaga ito nagustuhan ng Trail Blazers at pinutol siya sa roster. Binigay siya sa Washington Bullets at Lakers naman noong 1983. Pagkatapos nito, wala ng NBA teams ang kumukuha sa kanya dahil sa kanyang mga bisyo. '83 to 1984 season, ang Crispy ay naghahanap ng import na tutulong para maipagpatuloy ang kanilang dominance sa PBA at lumitaw itong si Bates. Sa panahong ito, ang Crispy ay may napakaraming magagaling na locals na halos hindi na nila kailangan ng import para buhatin ang team. Sa first game pa lang, si Bates ay nakapagtala agad ng 64 points laban sa great ace ni Norman Black plus may 12 rebounds at 5 assists. Sa isang banda, si Norman Black ay muntik namang makahabol na may 59 points. Grabing lupit ng mga imports noon. Si Bates Makuis, base sa highlights niya, yung galawan niya pang NBA talaga eh. Tas ang pinaka-exciting part ay yung mga moves niya habang dumaadakdak, doon napapaindak ang crowd. Ibang klase si Bates, muscular masyado ang katawan, accurate pang mga jumpers at 3 points. Ayon sa ilang PBA analyst, si Bates daw talaga ang nag-revolutionize ng dunks dito sa atin. Parang si Julius Erving din sa NBA. Bukod dyan, si Bates na rin ang naging prototype ng mga PBA imports. Biruin mo, nagkaka-average yan ng 64.5% from the field in one game. Grabe! At dahil sa mga nagawa niya, sumikat si Bates sa buong basketball community sa Pilipinas at kumalat rin sa Mississippi ang kabayanihan niya sa Crispy
at sa PBA. Dahil nga sikat, nakaproduce pa siya ng sariling signature shoes bilang si Black Superman. Sabi niya, pakiramdam niya para na raw siyang si Michael Jordan. Sa taon pa rin 1983, siya ay naging best import winning 2 championships at 2 BICs. 1986, bumalik siya sa PBA at naglaro sa Ginebra. Nakasungkit pa siya dito ng isang title. Pagkatapos nito, wala nang balita tungkol sa kanya. Yun pala, nalulong na siya masyado sa paggamit ng bawal na gamot at laging paglalasing. Sanhi ito ng samot-saring issue sa kanya. 1998, nahuli siya ng mga pulis kasamang ibang kainuman na nagnakaw sa isang gas station. Tapos nakulong ng 5 taon. Nung nakalabas, nahuli na naman na uminom sa team practice ng Philippine Patriots. Tapos nadawit ulit sa mauling incident sa isang kondo. At sa sobrang dami ng records niya, pinaalis siya sa Pilipinas ng Bureau of Immigrations. Teka, nasa na nga ba si Billy Ray Bates ngayon? Si Bates ho ngayon ay nasa isang maliit na lamang na apartment sa California. Walang natira sa kanya at wala ring ipon. Naubo sa pagbibisyo. Huli na nang napagtanto niya na siya ay naligaw talaga ng landas. Buti na lang nandyan ang Californian Foundation at sila ang nagbigay ng pansamantalang matitirhan niya at wala po siyang trabaho ngayon. Sayang ang buhay at career ni Bates nung nasa NBA at PBA pa ito. Ayon sa kanya, nagbago na raw siya at hindi na maulit ang lahat ng kamalian. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned sa wakas. Meron na rin tayong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Lance Brad, Admond de Guzman, Christopher Zeles, Jumel Espina Panir, Christopher Altabano, Rini Perido, Mr. Romantico Yanila, Arnold Sebastian, Nina Ignacio, Eds Sibayan TV, Barok TV Random Vlog, Panay Beach, Ryota, Katsakino Dukusin, Eric Parangway, Benigno Timbang Jr. at kay Dog TV.